Ngayon, sa ating kagustuhan po na balansehin ang pananatiling malusog ng ating mga mamamayan at doon sa pagbubukas nating ekonomiya, dahil kinakailangan naman magkaroon nga po ng hanap buhay na ang lahat matapos ng mahigit na 100 days of lockdown, bibigyan po natin ngayon ng mas malaking responsibilidad ang mga LGUs. Para nga po sa localized lockdown, para sa pagpapalakas ng kanilang testing, tracing, and treatment capacity. At ngayon po, kung kahapon ang kasama natin ay ang mayor ng Taguig, na si Mayor Lino Cayetano, kasama naman po natin ngayon ang mayor ng Pasig. Ang pamilya ko po at ang aking misis ay nanggaling din po sa Pasig. So, ladies and gentlemen, I would like to welcome Mayor Vico Soto, ang mayor ng Pasig. Mayor, ang tanong ko lang po, ang Metro Manila, rinekomenda po ng UP na mapasailalim sa MECQ dahil ito daw po ang pamamaraan para mapababa yung tinatawag na R-naught o yung paghahawa ng mga meron ng COVID-19. No? Ngayon po kasi, nakakahawa sila ng mahigit ng isang tao at nagpapatunay na mataas pa rin ang community transmission. Pero nagkaroon po ng reconsideration ng Presidente dahil ang sabi po ni Secretary Galvez at Secretary Anyo, nangako naman po ang mga lokal na pamahalaan na mas papaintingin nila ang localized lockdowns at paintingin din ang testing, tracing at treatment. So ano pong ginagawa natin sa Pasig, no? Paano po natin ipatutupad itong bagong paghamon sa mga lokal na pamahalaan? The floor is yours, Mayor Vico Soto. Well, unang-una po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat, lalo na po kay Secretary Roque. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Gaya po ng nabanggit ni Secretary Roque, malaki po ang hamon sa ating mga lokal na pamahalaan. Lalo na po ngayon, mananatili po tayo sa GCQ, pero ibig po sabihin, kailangan mas maging aggressive tayo sa mga localized or pocket lockdowns. So ito po, ginagawa ng pamahalaan ng Pasig, ayaw naman po natin na mag-lockdown ng malalaking area dahil talaga maapektuhan ng ekonomiya. At this point, alam na po natin ang kailangan natin gawin. Of course, there's no playbook for a crisis as big as this or for a pandemic, a worldwide pandemic such as COVID-19. Wala pong playbook, hindi po naranasan ito ng mga mayors before us. So we're figuring things out as we go. But thankfully, we have the national government, the private sector that is also helping the LGUs. Team effort po talaga ang kailangan natin gawin. Again, we may not have a very accurate playbook dahil hindi pa ito nangyayari dati. But at this point, lagi rin pinapaalala sa atin ng Department of Health, more or less meron naman tayong framework na alam na natin yung mga kailangan natin gawin. Yung sinasabi lagi na test, trace, isolate. Well, hindi ko naman po mababanggit na we don't have time to mention each of the interventions that we're doing, both in terms of health interventions and also socioeconomic interventions. But we're closely working with different government agencies, and I just want to focus on the third, you know, yung testing, tracing. Siguro may mga best practices din sa ibang LGU, naririnig ko din po sa mga ibang press briefings with Secretary Roque, with si Mayor Cayetano nga yesterday, but siguro dun sa test, trace, isolate, if you will allow me, if I can focus on yung last, yung isolate, and isama ko na rin yung treatment in general para dun sa mga probable, suspected, as well as yung mga positive cases natin. So sa Pasig, meron po, like in other LGUs as well, meron po tayong triaging, ano? Let's say tumawag sa hotline or pumunta sa health center, sa hospital, saan natin sila dadalhin? Alam po natin na mas safe kung nasa mga pasilidad ng pamahalaan yung mga positive or even yung mga suspected and probable para hindi na sila makahawa sa komunidad. So what we did was first we have our quarantine facilities para po sa mga probable and suspected, pinapasok po namin sila sa Dahlia Hotel. Dahlia, depending on kung ilan ni membro yung pamilya, kasi isang room, dapat isang pamilya po yung nandun.
Kung medyo malaki yung mga pamilyang nakapasok, we can actually fit up to 300 people there. Yan po yung picture ng Dahlia Hotel. Ito po, probable and suspected cases lang po ang pinapasok namin dito. Ngayon naman po, para sa mga mild or asymptomatic na patients, ito po actually yung sinasabi nga ng mga eksperto, ito yung mas deadly kasi hindi nila alam na nakahawa pala sila sa mga tao at hindi alam ng mga nakahawaan nila na meron pala silang virus na kinikerry po nila. Meron naman po kaming Rizal High School. So sa ngayon, meron po kaming around 100 patients in Dahlia and then in Rizal High School. This is our centralized quarantine facility. Right now, only two buildings are being used, pero nakaabang po dyan hanggang 10 building. So in theory, pag na-max out na po natin ito, hanggang 1,000 patients ang kaya namin i-house. Ang pinaka-challenge na lang po dyan, yung healthcare human resources. Yung facility mismo ay kaya pa po ng, we have yung mga cot beds namin, meron po kami sa ngayon almost 1,000 cot beds na nakaabang. Yung health human resources po, actually ito po, aminin ko, ito yung pinaka-challenge sa pagbubukas namin ng more rooms and accommodating patients. Very quickly, share ko lang po yung isa naming case. Ano, very, it's actually a very heartwarming case. And Pasigueño po, taga Barangay Maybunga, na nagtatrabaho sa ibang LGU, pinatest siya ng boss niya, pina-PCR swab siya ng boss niya, nag-positive. Ang ginawa po niya, hindi ko mula yata siyang cellphone at the time, naglakad po siya mula dun sa isang LGU, around 3 kilometers po nilakad niya, papuntang Rizal High School, kumatok po siya sa gate ng Rizal High School, at nagpa-admit po siya sa centralized quarantine facility namin. And in our centralized quarantine facility, we try to make it siyempre, alam natin, malungkot sila, uwing-uwi na rin, lalo na yung mga 2-3 weeks na nandun. Pero we try to make it as yung magaan para sa kanila. May mga entertainment din kami. Sa isang picture, may Pazumba. Ito po yung sa slide 6 and 7 po para dun sa nagko-control. May movie night kami para sa kanila para malaman din ng mga ibang asymptomatic and positive na ay, okay pala dyan. Okay pala ma-centralized quarantine. Hindi pala yan parang nakakulong ako. Okay pala ma-admit dyan. Hindi man super saya. Siyempre, nalayo ka sa pamilya mo. Pero, naaalagaan ka kapag nandun ka sa centralized quarantine facility. So, may mga pa-zumba, may pa-bingo, movie night, etc. And then lastly, para naman po dun sa mga may sintomas na talaga, lalo na yung mga severe, yung mga kailangan ni ICU, yung mga kailangan ni intubate na. Meron po kaming, I think ito po yung pinaka-unique na ginagawa ng Pasig. Meron po kaming COVID referral facility. Of course, we know that the national government has a lot of referral facilities for COVID. Kami po as an LGU, we decided to establish our own also. Parang tulong na rin namin to sa national na pamahalaan. Kasi nung una po, kaya namin napagdesisyonan na itatag po itong COVID-19 referral facility. Dahil nung una po, dalawa po ang ospital ng Pasig, ano, ng city. Nung una po, dinagsa yung general hospital namin ng mga COVID cases. Ang problema, nagkakaroon ng cross-contamination with COVID and non-COVID. Yung mga doktor, mahirap po yung sitwasyon nangyari. Ano? So we decided to convert our children's hospital. And I think this is one of the best decisions that we made because it really increased the capacity of our healthcare system locally here in Pasig. We converted our children's hospital into this COVID-19 referral facility. We did some changes to the structure and to the layout of the hospital, lalo na yung para sa doffing and donning ng mga healthcare workers natin. We increased the bed capacity with the help of the Department of Health that took a look at our plans. We purchased ventilators, may mga nag-donate din po ng mga ventilators, all in compliance with DOH guidelines, of course. This allowed us to again increase our healthcare system's capacity to take in COVID-19 patients. Sa ngayon, we have 135 beds, including the converted hallways that we have beds there now. 86 ang occupied, so may mga 49 na bakante pa. Alam natin kasi napupuno na rin, pati yung medical city, the big hospitals in NCR napupuno na rin.
So I think this was one of the best decisions that we made in Pasig. It allowed us to treat more COVID-19 patients. It allowed us to reduce the risk of cross-contamination to non-COVID patients. And it allowed us, importantly, it allowed us to maintain the services of our general hospital. Dahil alam po natin, hindi naman po nawawala yung mga ibang sakit dahil lang may COVID-19. And overall, it allowed us to use our resources more efficiently. So ito po yung mga ginagawa ng lokal na pamahalaan. Siguro bago po ako mag-close, paalala ko rin po lahat ng mga manonood natin, lalo na po kung may mga Pasigueños nanonood. Lokal na pamahalaan natin, like our national government, hindi po kami perpekto. Aminin ko po, may mga pagkukulang. We're always trying to improve. We're always trying to work harder for you. Pero gaya nung narinig ko rin, nabanggit ni Secretary Roque kanina, lahat tayo merong tungkulin. Lahat po tayo may kailangan iambag sa ating para po maibsan yung kahirapang dulot ng COVID-19. So let's continue to do our part. Magsuot tayo ng mask, maghugas ng kamay, social distancing, at sigurado pong kakayanin natin itong COVID-19 at malalagpasan po natin ito. Maraming salamat po. Muli, magandang tanghali sa ating lahat. Mayor, isa pa akong tanong, no? Oplan Kalinga, paano niyo po patutupad yung pagsusundo ng mga asymptomatic at minor cases para dalhin sa isolation centers? May alinlangan po ang ating mga kababayan na papaaresto raw sa pulis. Kayo na po magsabi, paano niyo po ipatutupad ang Oplan Kalinga sa Pasig? Dahil ito naman po yung initiative talaga ng local government units. Yes, huwag po sila mag-alala. In close cooperation with our national government, ipapatupad po ito ng Pasig. Gaya po nung nabanggit ko kanina, we try to make our centralized quarantine as lively, as comfortable for our patients, our isolation centers. Hindi po ito parang ikukulong yung mga pasyente natin. In fact, this is for their benefit. Kaya sana mag-cooperate po ang lahat at rest assured that this is for the benefit of not only the patients but for the community in general. Paareso nyo ba ho sila sa pulis? Yan yung sinasabi po ng mga kritiko. Explain nyo po kung sinong susundo sa Pasig. Kami po ang susundo. Hindi po natin ipapa-aresto. Ano, unless talagang pasaway na o talagang nakikita natin positive, tapos umiikot, hindi talaga sumusunod, then we will take the appropriate action. Pero ang nakikita ko naman po, basta masabi sa kanila ng maayos, ma-explain po sa kanila ng maayos, ang mga mamamayan natin sumusunod naman po eh. So basta ginagawa po natin ang pamahalaan, ginagawa ang trabaho natin, na-explain naman po sa kanila, sumusunod din naman po yung mga mamamayan ng Pasig. Mayor, nako, mukhang nagkamali kayo ng sabi na kayong susundo dahil ang dami na pong text message, nagpapasundo po karamihan mga kababaihan sa inyo. So ulitin po natin, hindi po manunundo ng mga kababaihan si Mayor Soto yung mga meron lang pong mild at asymptomatic. At kinakabusta nga pala po kayo ng mga kaklase nyo sa UP Law, nangunguna na po si Pik Chungalaw. Okay.